Pisces, tignan po natin kung ano yung mensahe sa inyo ngayong full pink moon or pink full moon. Ayan. April 6, 2023, 12:34 PM po yan dito sa atin, sa Pinas. At ito ay Monday, Thursday. So, tignan po natin saan ka ba dapat mag-pay attention. Or ano ba itong dapat mong pag-focusan ngayong full moon? Tignan natin, spirit guide. Saan po ba dapat mag-focus? Si Pisces. Ayan, Knight of Wands. Merong mga tulong talaga na darating sa'yo dito, Pisces. Yung mga tipong tulong na hindi mo naman hiningi, pero kusang ibibigay sa'yo. So, ayan po, pay attention to the things, to people na binibigay sa'yo. Or pinaparating sa'yo para sa tulong na hiningi mo. Marami sa inyo, pwedeng hindi nyo pa nare-realize kung ano yan. Or bakit naman ako bibigyan ng tulong, ganyan. Pero kasi ibang tulong, hindi naman lagi na yung tulong ay pera lamang, diba? Pwede naman kasi na suporta yan. Ayan po, pwedeng suporta, diba? Moral support, ano pa? Hindi lang naman talaga pera ang pagtulong. So, tignan natin, spirit guide. Ayan, ano ba yung mga dapat mong iwasan? So, syempre, mag-ano ka din dito ha, pay attention din dito dapat, Pisces. Kasi baka naman mamaya yung mga tulong naman na dumarating na to, baka naman may kapalit. So, anuhin mo din naman yun. Pag-aralan mo din. Pero ayan o, madami kang help na marireceive. Tignan po natin, spirit guide. And also, pwedeng may love life din po na paparating sa inyo dito. Ngayong full moon, ayan. Or pwedeng mas magbubloom yung relationship ninyo. Mas makakapag-usap kayo ng person mo, ng asawa mo. Tignan natin, spirit guide. Mensahe po natin. Mga dapat mong iwasan. Clear quartz, divine connection. So, ayan po. May mga tao ka dito na dapat iwasan. Kasi Pisces, may mga tao talaga dito na alam mo naman yung intention nila sa'yo. At yung intention na yun ay hindi pure. So, if you see na may bahid ng kasinungalingan, may bahid ng kung ano paman, yung connection mo with this person o yung tulong na binibigay sa'yo ng taong to, hindi mo na talaga dapat pang tanggapin. So, umiwas ka sa mga taong ito kasi sa halip na ma-uplift ka, ang nangyayari, bumababa yung energy mo. So, yan yung pwedeng maramdaman mo. Parang ano ba, mai-stress ka pa. Tignan natin mamaya kung ano ba yung mga zodiac sign ng mga taong magpapasakit ng ulo mo ngayong full moon na ito. So, ayan po, divine connection. So, pwedeng iba sa inyo, magkakaroon kayo ng love life ngayong full moon na ito. Ayan, or pwedeng may aamin, may magkakaroon dito ng lakas ng loob na umamin. Pwedeng kayo to, or pwedeng may aamin sa inyo. So, ayan, tignan natin. So, pwede rin makilala mo yung soulmate mo or yung twin flame mo. Tignan natin, spirit guide. Parang ano, yung taong to, marirealize mo, siya pala yung soulmate ko, siya pala yung twin flame ko. Ba't ngayon ko lang na-realize, yung iba po sa inyo, ganyan. Tignan natin, spirit guide, ano ba yung blockages ni Pisces? Nakabaliktad pala yung ano. Blockages po ni Pisces, ayan, tignan natin yung blockages mo. Bakit ba hindi gumagana yung mga minamanifest mo? Bakit hindi siya nangyayari? Bakit kapag may ginagawa ka, parang walang progress? Tignan natin, spirit guide. Pero makikita nyo din po yan dun sa ating usapang chakra. So, nandito po yan sa ating channel. I-search nyo na lang po. Ayan, air element. State of mind. Ayun, sa isip nyo pa lang kasi. Oo, sa isip nyo pa lang, Pisces, kapag may ginagawa kayo, pinagdududahan nyo na. Sabi natin, nagnegosyo kayo or magnenegosyo kayo. Iniisip nyo kagad, malulugi. Meron bang ganyang businessman? Meron bang ganyang businesswoman na magbi-business pero iisipin niya na nalulugi siya. So, baguhin niyo yung isipan ninyo, baguhin niyo yung mindset ninyo. Yun po yung kailangan ninyo para mabilis ninyong ma-manifest at magkaroon ng progress yung mga ginagawa ninyo sa life ninyo. Huwag niyong iisipin yung negative. Okay naman yun, pros and cons. Pero huwag kayo dun mas mag-focus sa negative. Alam niyo yung negative, kaya maiiwasan niyo yan. Pero kung puro negative yung iniisip ninyo, maaaring yung negative, yun yung daanan ninyo. Yun yung lagi ninyong makita. Yun yung lagi ninyong maranasan. So, change your mindset. Yun po yung kailangan ninyo para maalis or ma-uplift, malift yung inyong blockages. So, tignan po natin. Ayan, ano ba yung mga blessings na paparating sa'yo ngayong
full moon. Spirit guide, ano po ba yung mga blessings na paparating kay Pisces? We have spirit guide. Ayan. Yung spirit guide mo, ayan ako. Pwedeng, kung, oo, yung spirit guide mo, pwedeng ipupush niya yung taong to na may gusto sa'yo, Pisces, na magparamdam sa'yo. Oo, napaka-pushy nitong ano mo, spirit guide mo. Alam mo kung nakakakunik ka sa spirit guide mo, parang ano, everyday you feel in love. Yan yung mafe-feel mo. So, try nyong kumunik sa spirit guide niyo. Tignan nyo yung usapang, ay hindi usapan, ano ang request ng spirit guide mo. Meron tayong video nun. Kung hindi nyo pa napapanood, tignan nyo po yung sa, about sa Pisces. Ayan, para alam nyo kung paano kayo makakonek sa inyong spirit guide. Tignan po natin. At malalaman nyo din yung pangalan nila. Basta marunong kayo mag-concentrate. Tignan natin, spirit guide, ayan. Ano pa po? We have psychic abilities. Wow, ang ganda. Mukhang magfo-focus kayo ngayon through meditation, ngayong ano na to, ngayong full moon. Mas ano, magiging heightened po yung inyong intuition. Pisces, ang ganda. Wow, makakakonect talaga kayo. Ang dami nyong marirealize. May mga realization din kayo this full moon. Wow, so mag-manifest na kayo. Change your mindset. Nako, napakabilis ninyong maa-attract. Napakabilis mangyayari ng mga imamanifest ninyo. Tignan po natin, spirit guide. Ano pa po yung blessings natin? For Pisces, we have career. Ayan, kung minamanifest nyo about sa career, ngayong ano na to, ngayon, yung full moon, napakaganda po. Ayan, oh, mabilis nyo makukuha. And also, paganda rin po ng paganda yung career ninyo dito. Ayan, yung iba naman sa inyo, kung meron po kayo ditong, kung nag-apply kayo, kung saan man, ayan, pwedeng magkakaroon kayo ng good news ngayong full moon. So, tignan po natin, okay, ano ba yung zodiac sign ng tao na makakatulong sa'yo? Spirit guide, ano po ba yung zodiac sign ng tao na makakatulong kay Pisces? Ano po yung zodiac sign ng tao na makakatulong kay Pisces, spirit guide? Tignan po natin. We have Cancer. Meron tayo ditong Virgo. Okay, tignan natin. We have Libra. At yung magpapasakit naman ng ulo mo, we have Aries. We have Scorpio. And we have Sagittarius. Ayan. So, pwede mong iwasan yung mga taong ito kung meron kang kakilala na ganyan yung mga zodiac sign. So, huwag ka masyadong dumikit sa kanila ngayong full moon. At dito ka dumikit kay Cancer, kay Virgo, at saka kay Libra kasi mas magiging maganda yung frequency mo. So, yan lang po yung mensahe sa inyo. Actually, kay Cancer kasi maganda yung ano reading kay Cancer eh. Oo, madami talagang ano, lalapit sa kanya. Ayan. Baka pati ikaw, Pisces. Tama ba? Kay Cancer? Kung nga ba yun binasa? Kay Sagittarius? Ay, nako, ewan ko. Basta, ayan. Yan po yung mga tao makakatulong sa inyo. At ito naman yung mga magpapasakit ng ulo ninyo. Ingat po kayo always and more blessings to come, Pisces. Bye-bye!